Mga anak, mga kabataan, be productive and fruitful. Kailangan ng mga kabataan, ang laman ng utak nyo, paano kikita, hindi paano gagastos. Lalo't nag-aaral pa kayo, binabayaran ng matrikula, binabiyan kayo ng baon, huwag ang isipin nyo lagi ano bang bibilhin nyo. Anong maluho na bibilhin, anong gadget, anong mga damit. Hindi yun ang pinag-iisipan ng mga hindi pa kumikita. Ang iniisip nyo, saan kaya ako pwede mag-part-time job para matulungan ko naman ang magulang ko na hindi nakakalbo na yung magulang ko at tumatanda na at nakukuba na para ako suportahan. Ang society ngayon, lalo sa social media, ay, baliw na baliw mga kabataan sa kung anong bibilin. Hindi sa kung ano ang kanilang pwedeng pagkakitaan. At obserbahan ninyo mga kapatid, kadalasan, hindi lagi, kadalasan, yung mga batang lumaki sa hirap, dahil mahirap din ang magulang, hindi nabigyan ng luho. Yung pa nga ang mababait na anak eh. Kadalasan yun ang mabubuting anak. Nakikita nyo yung mga namamasukan dito sa mga malalaking lungsod na galing sa mga nayon, mga probinsya, 10, 12 years old pa lang, ipinapasok na ng magulang na katulong. Yan ang hindi tumitigil magpadala sa magulang buwan-buwan. Ni hindi nga nabigyan ng ginhawa. Ito naman mga pinalaki sa luho. Ipinagtatampo kung hindi branded ang damit, ang bag, ang telephone. Ang gusto na ngayon ng mga kabataan sa telephone, may lamang spa sa loob. Hindi sapat na nakaka-text o nakakatawag. Dapat kung ano-ano pa mga ginagawa niyan. Kunwari pang research po. Research? Anong nire-research? Eh, ang bababa ng grades. Mga anak, kabataan, stop being burdens to your elders and start becoming supporters as early as possible. At dahil tinuturuan natin ang mga parents na mag-save sa pagtanda nila, mga kabataan, allow your parents to invest and save. Ibig sabihin, kung pinag-aaral kayo, finish your schooling as soon as possible para matumigil na ng paggastos sa inyong magulang nyo at makapag-save naman sila para sa sarili. Para makagastos naman para sa sarili. Hindi yung 12 taong ka na sa kolehiyo, hindi ka pa tapos. Hindi ka ba naaawa sa magulang mo na hindi titigil ang magtrikula yan? At kung hindi man dumadaing, hindi man nagsasabi diretsahan, makiramdam ka man lang kung hirap na ang iyong magulang. Mga kabataan, lalo't wala